Kaso lang bro, wala tayong walang lumaban ni Otol sa 122. Baka baka pababa si Otol 118, bababa ulit. Walang pumayag eh. Kahapon nga sa live ng Cuadro Alas, It's My Boy, ng kanilang Facebook page, at naitanong nga itong si Kuya Lods o si Jason Casimero na kung may lalaban pa ba kay Cuadro Alas sa 122 pounds at kung sino ang makakalaban nito. Sinagot nga agad naman ni Kuya Lods, ayon sa kanya ay babalik na lamang daw itong si Cuadro Alas sa 118 pounds o sa bantamweight division dahil ay wala naman daw gustong lumaban dito sa 122 pounds. Kung atin pong natatandaan noon na sinabi nga din ni Cuadro Alas ay anytime naman daw siyang bumalik ng 118 pounds kapag ito ay malaking laban ang itatapat sa kanya. Sa madaling salita mga idol, lalaban lamang itong si Cuadro Alas sa 118 pounds kapag title fights ang ibibigay sa kanya. At ito naman ang pinangako ng manager niya na si Jose de la Cruz. Magandang pagkakataon nga ito ni Cuadro Alas kapag hindi pa tuluyang umakyat ng super bantamweight itong si The Monster na Uya Inoue, na alam naman natin na talagang umiiwas ito kay Cuadro Alas. At di nga din maiwasan nito na makalaban ang kapwa Pilipino na ngayon ay marami na nga pong mga Pilipinong nasa hanay ng bantamweight division. Isa na nga po doon itong si Jerwin Angkahas na umakyat na ng timbang mula sa 115 pounds at ngayon ay nasa bantamweight division na. Kapag itong si Uya Inoue tuluyan na niyang isanin at ibakanti ang mga titulong hawak niya sa bantamweight, ay siguradong maraming gustong magtangka na subukan kunin ang mga isa sa apat na titulo sa bantamweight ngayong taon mga idol. Kayo mga idol, ano ang inyong opinyon at sino ang gusto nyong makalaban ni Cuadro Alas? Pabor ba kayo kapag kapwa Pinoy nito ang kanyang makakalaban sa bantamweight division? We'll be right back.